Sino ba namang makakalimot sa trahedyang nagpaulol at bansang kamao Manny Pacman Pacquiao kontra sa isang Australianong may lahing manananggal na mahilig mag-crop top? Eh paano nga ba naman? Ang nanalo lang naman sa kanilang pinanood na laban ay yung mukhang galing sa sagasa ng aksidente sa truck at kotse na si Jeff Horn na mahiya mo pumalo sa side mirror makina gulong handbrake busina manibela shock headlight at bumper ng sasakyan kontra sa mukha ni Manny na parang nautusan lang ni Aling Junisha na bumili ng suka sa tindahan na parang walang nangyari. Walang ibang sinisisi dito kundi ang mga hurado sa laban mga kaibigan dahil sila lang naman ang nag-score at nagdikta kung sino ang nanalo. Eh alangan namang si Atty. Gadon, eh di nasabihan tayong mga bobo! Mga bobo! Gigil na gigil ang mga tao sa nangyaring laban na ito mga kaibigan. Mga sikat at pantas na boxing analyst na nga po mismo ang nagsabi. Dinaya daw po si Manny at siya dapat ang nanalo. Kung pagmamasdan nyo kasing maigi ang mga larawan na ito mga kaibigan, sapat ng pagbasihan upang masabing si Manny talaga ang nanalo. Mukhang galing welga at riot si Jeff Horn na inabutan dahil natapilok at kinuyog mga kaibigan. Mukha rin pinaulanan ng mga delata ng sardinas, kamote at corn beef 19 ang sinapit ng mukha nito. Mahiya mo hinaiksing ng 30 tikbalang at 20 maligno eh oh. Kulang na lang ng borax sa nguya-nguyaan eh. Pwede nang gumanap sa trying to busan to at gawin ka sa left for the day. Pinarang ka pa nga ng isang boxing commentator si Jeff Horn habang ini-interview niya ito pagkatapos ng laban at sinabing harap-harapan sa nguya-nguyaan ito na ang pagkakaalam ko natalo ka talaga eh. Nakakapagtaka. Sinabi pa nga nito na si Manny ang mas may malinis na patama kumpara dito kay Jeff Horn na napakadumi ding makipaglaban. Di mo malaman kung may sabuatan talagang naganap eh. Dahil kahit ang referee ay bulag-bulagan, ang sarap balugbugan ihagis sa ilog eh. At ipakain sa mga totobe uod uang langgam bangaw higa dalitap-tap sugat ketchup sap-sap tiyanak bonak at palaka na hip-hop. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay na mano ka palagi sa mga bago kong upload. Mahalimuyak na hangin sa himpapawid, araw ng Linggo, ikadalawa ng Hulyo, taong 2017. Naikasang laban ng Manny Pacman Pacquiao kontra kay Jeff Horn na tirador ng inalamangang nganga. Teacher sa umaga, boksingero sa gabi si Jeff Horn. Samantalang ang ating pambansang kamao naman ay senador sa gabi, boksingero naman sa umaga. Undefeated ang tinaguriang The Horn Beep ng Australia. At take note, home court advantage ang damukos na ito mga kaibigan. Dagdag nyo pa ang mga judges na purus Amerikano na kababayan niya. Na talaga namang may mga lahing mabababa ang tingin sa mga Asyano na pabor sa barumbadong tampanasang kamoting binurong putik ng inang kinambyo ng kinabayong si Jeff Horn. 115-113 ang in-score ni Ramon Serdan sa laban, 117-111 naman kay Waleska Roldan at 115-130 naman para kay Chris Flores, na lahat nga po ay pabor na pabor sa kontrabidang si Jeff Horn. Kaya naman mga kaibigan, sa laban na ito ay sinubukan kong balikan at bilangin ang bawat patama ng dalawang fighter kada round. Ipapakita ko na rin ang naging desisyon ng presidente ng WBO matapos humiling ang kampo ng ating pambansang kamao na ipareview ang laban na talaga namang ikakagulat nyo. Bago ang laban, ang aanghang ng mga salitang binitawan ng Australianong si Jeff Horn Beef mga kaibigan. Matanda na daw si Manny. Dapat daw sa kanya ay nakahiga na lang sa papag o folding bed at nagmamadyong at bingo na lang. Ipasa na daw niya ang iniwan niyang legasiya sa larangan ng boxing sa kanya. Gaya ng ginawang pagpapatalo ni De La Hoya sa kanya nung sila ay naglaban. Total, siya naman daw ang nasa prime at mas malakas dahil siya ay mas bata at mas gutom daw ang kanyang nguya-nguyaan kumpara sa mga champion noon. Wala namang ibang naging tugon ang ating pambansang kamao at as usual, isang matamis na ngiti at katagang sinambit ang kanyang kamao na nga lang daw ang siyang magsasalita para sa kanya. Sa kanilang weigh-in naman mga kaibigan, ang tindi ng modelong kinuha, mahiya mo manika, grabe. Kaya si Boss Bob Arum alias Master Butin eh, pasulyap-sulyap na talaga namang parang single at ready to mingle. Mahiya mo sniper ng World War Poreo. Anyway, paglabas naman ni Jeff Horn, halatang-halatang plastic ang pag-uugali nito. Bait-baitan ko no, eh mukha naman sira ulo. Sulag eh oh, pilit ning kino-corner si Manny.
Round 2, kino-corner pa rin ni Jeff Horn si Manny, kaya rumisbak si Manny ng mga counter punch na mahiya mo ng Round 3, walang tigil ang matitinding palitan ng dalawa, kaya maya maya ay niregla na ang kanang kilay ni Jeff Horn. Bigyan ng napkin niyan pag wala kahit. Na matinding patama si Pacquiao at bumagsak si Jeff Horn. Subalit, katakatak. Namahiya mo pinaghahampas ng palayo na gawa sa kamote. Na 120 takbo ng rumaragas ang tricycle driver na 10 ang gulong ay maginoong tinanggap ni Manny ang kanyang pagkatalo. Dahil sa mata lang naman ng mga tatlong barbas na judges lang naman siya natalo. Ngunit sa mata at ang isinisigaw ng mga puso ng lahat ng mga tao ay si Pacquiao pa din ang nanalo. Patungkol naman mga kaibigan sa naging request ng kampo ng ating pambansang Kamao sa presidente ng WBO na ipareview ang laban, na pagdesisyonan nito na panalo daw talaga kuno si Jeff Horn na talaga namang inalmahan ng Philippine Boxing Society. Sinabi pa nga ng isang boxing analyst.